dahil sa hindi inaasahan na pangyayari, ay nabuntis si Danny. At di niya matanggap ang anak niya, hanggang sa nagpa siya siyang ipamigay ito pag lumabas na sa sinapupunan niya. Pauwi na po ako, Nay. Nasa bus station na po ako. Nakangiti si Danny habang kausap ang ina niya sa cellphone. Mag-iingat ka sa biyahe, anak. Tugon ng ina ni Danny sa kanya. Opo, maraming salamat po. Sige na ho, ibababa ko na po itong tawag. Aalis na po kasi ang bus na sasakyan ko. Dahan-dahan nang umusad ang bus hanggang sa tuluyan na itong tumakbo. Nakatuon lamang ang mata ni Danny sa labas ng bintana. Masaya niyang pinagmamasdan ng magagandang tanawin na nadadaanan niya. Huminto ang bus sa bus stop at sumakay doon ang apat na lalaki. Tuluyan ang nakalayo ang bus sa Maynila habang si Danny ay dinapuan na ng antok. Dahil aircon naman ang sinasakyan niya, ay hindi niya talaga mapigilan na makatulog. Tuluyan ang nakatulog si Danny. Nagising na lang siya dahil sa ingay at sigawan sa loob ng bus. Nagmulat siya ng mata at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita niyang meron ng mga tao na nakahandusay sa sahig at mga duguan nito. Kaagad na dinapuan ng takot si Danny habang ang kasama niyang lalaki sa upuan ay natakot na rin. Ramdam ng katabi ni Danny ang takot niya dahil nanginginig siya. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya para pakalmahin siya. Wow pre, tingnan mo, may magandang chicks dito. Mukhang sariwa pa to ah. Nakangising sabi ng isang lalaki. Lalo lang nanginig si Danny nang marinig niya ang sinabi ng isang lalaki. Naglakad ang lalaki palapit kay Danny pero hinarang ito ng lalaki na katabi niya. Huwag niyo siyang saktan, girlfriend ko po siya. Sabi ng lalaki na katabi ni Danny. Ah, may boyfriend na pala to eh. Kung totoong boyfriend ka niya, patunayan mo sa amin na totoong sinasabi mo. Seryosong sabi ng isa pang lalaki. Ano hong ibig niyo sabihin? Tanong ng lalaki sa mga tulisan. Maniniwala lang kami na girlfriend mo nga siya kung dito mismo sa harapan namin ay gagawin yung ginagawa ng mag-asawa. Pero kung hindi niyo kaya, kami na lang ang gagalaw sa kanya. Di ba mga tol? Nakangising sabi ng lalaki. Si Danny na nakikinig sa pinag-uusapan nila ay tumulo na ang luha. Umiiling-iling siya sa lalaking katabi. Pero tiningnan lang siya nito ng seryoso. Hindi niya yata ito girlfriend eh. O tol, kilos na. Tila naiirita na sabi ng isa pang tulisan. Ako nang mauuna. Presenta ng parang leader nila. Wag po. Gagawin na po namin basta. Wag niyo na lang po siyang galawin. Takot na sabi ng lalaki. Nakatuto kasi sa kanya ang 45 na armas ng lalaki. Ano pang hinihintay mo? Umpisahan mo na. Sabi ng leader ng mga tulisan. I'm sorry kung gagawin ko to, miss. Ayoko lang na makita kang pinagtutulungan ka nila sa harapan ko bago patayin. Nanginginig na sabi ng lalaki kay Danny. Tumulo ang masaganang luha ni Danny habang unti-unti siyang hinuhubara ng lalaki sa harapan ng mga tulisan. Tumulo na rin ang luha ng lalaki habang nakatingin kay Danny. Sakit at sobrang awa ang nararamdaman niya sa dalaga. Pero wala siyang magawa. Mas gugustuhin niyang siyang gumalaw sa dalaga kesa sa makita niya itong pinagtutulungan ng apat na lalaki sa harapan niya. Nag-umpisa na ang lalaki sa ginagawa niya habang ang mga tulisan ay nagtatawanan na nakatingin kina Danny at sa lalaki na nasa upuan ng bus. Mas lalo pang naiyak si Danny nang tuluyan na siyang angkinin ng lalaki. Doble ang sakit na nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Sa isang iglap ay nawala ang puri niya na matagal niyang iniingatan na inilalaan sana niya sa magiging asawa niya. Habang nagtatawanan na ang mga tulisan, ang lalaki na naman ang gumagalaw kay Danny ay napahinto sa ginagawa niya at napatitig ito kay Danny na umiiyak pa rin. Hindi siya makapaniwala na siya ang nauna sa dalaga. Sorry. Hindi ko alam. Mahina pero sakto lang na marinig ni Danny ang sinabi ng lalaki. Nakapikit lang si Danny at hindi tumitingin sa lalaking gumagalaw sa kanya. Matapos siyang galawin ng lalaki ay saka pa lang siya pinakawala ng mga tulisan. Bumaba ang mga tulisan sa bus habang ang iba naman ay umiiyak dahil sa mga kasama nila na binaril ng mga tulisan.
Parang hangin lang si Danny na bumaba sa bus stop habang balot ang buo niyang katawan. Wala sa sarili na nakarating siya sa kanila. Anak! Danny! Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang ayos mo? Kinakabahan na tanong ni Aling Sarah sa anak niya. Nay! Nay! Umiiyak na sambit ni Danny sa ina niya. Narepo ako. Narepo ako. Ay. Humagulgul na ng tuluyan si Danny. Mga hayop po sila, Nay. Mga hayop po sila. Halos hindi na makapagsalita pa si Danny. Umiiyak na niyakap ni Aling Sarah, ang anak niya. Anak ko, sinong may gawa sa'yo nito, anak ko? Ha? Sabihin mo, ipapakulong natin sila, anak. Umiiyak na sabi ni Aling Sarah. Umiiling-iling lang si Danny sa ina niya. Hindi ko po sila kilala, Nay. Hindi. Humagulgul sa pag-iyak si Danny habang yakap siya ng ina niya. Sa bahay ng mga Alcantara ay nagtataka si Madam Rebecca sa pagiging tahimik ng anak niya. Ilang araw nang matamlay ang anak niya at palagi lang itong nakakulong sa kwarto niya. Iho, may problema ba? Sabihin mo sa akin, ilang araw ka nang ganyan? Hindi mo rin ginagalaw ang pagkain mo. Huwag mo namang hayaan na magkasakit ka, Calvin. Nag-aala lang sabi ni Madam Rebecca sa anak niya. Walang imik na tumayo si Calvin at pumunta sa may terrace ng kwarto niya. Mom, kung sasabihin ko ba sa iyo ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito ay maniniwala ka bang ginawa ko lang yun para mailigtas siya? Ayokong makitang pinagtutulungan siya sa harapan ko bago patayin. Mahinang sabi ni Calvin sa ina niya. Ano bang pinagsasasabi mo, Calvin? Anong papatayin? Ano ba kasi ang ginawa mo? Tarantang tanong ni Madam Rebecca sa anak niya. Bumalik si Calvin sa kama niya at umupo. Sabihin niyo po sa akin kung mali bang pinagagawa ko. Matapos kong sabihin sa iyo ang nagawa ko. Nag-uumpisa pa lang si Calvin sa sasabihin niya pero gusto nang tumulo ng luha niya at ramdam ni Madam Rebecca ang bigat ng dinadala ng anak niya. Matapos ikwentong lahat sa inay na patakip na lamang ng bibig si Madam Rebecca habang nakatingin siya sa anak niya. Ginawa mo yun sa babae, Calvin. Diyos ko, Calvin. Hindi akong babaeng yun pero ramdam ko kung gaano kasakit ang sinapit niya. Tumulo na ang luha ni Rebecca habang nakatingin sa anak niyang nakayuko lamang. Hindi ko alam, anak, kung anong dapat mong sabihin. Wala akong masasabi. Nakakaawang babaeng yun. Paano na lang kung may nabuo sa sinapupunan niya? Ano nang mangyayari sa kanya? Dahil sa sinabi ni Madam Rebecca ay nag-angat ng tingin si Calvin sa ina niya. Hahanapin ko siya, Ma'am. Hahanapin kong babaeng yun. Pananagutan ko siya. Kung sakaling may nabuo man sa ginawa ko sa kanya. Seryosong sagot ni Calvin sa ina niya. Dahil sa nangyari kay Danny ay nagkaroon siya ng trauma. Halos hindi siya makausap ng ina niya. Panay lang ang iyak niya sa maliit niyang silid. Hindi rin ito kumakain. Mas lalong walang makakalapit sa kanya, maliban sa ina niya. Sa tuwing may makikitang lalaki si Danny ay mabilis siyang nagtatago. Takot siya sa lalaki. Kahit sa kapatid niya ay takot siya. Hanggang iyak na lamang nagawa ni Aling Sarah para sa anak. Ramdam niya kung gaano nasaktan ang anak. Pero wala siyang magawa para dito. Ang tanging kaya niya lang ay damayan nito at intindihin. Sa paglipas ng mga araw ay nasa bahay lang si Danny. Halos ayaw nitong lumabas. Kahit anong sabihin ng ina niya ay parang wala nilang ito sa kanya. Parang nablangko na ang isip niya. Isang buwan ang nakalipas pero kay Calvin ay sariwa pa rin sa kanya ang nangyari. Sa tuwing naiisip niyang mukha ng babae ay parang bumabalik ang lahat ng nangyari ng araw na yon. Kailan mo pa ba ipapahanap ang babaeng yon, anak? Isang buwan ang nakakalipas pero wala ka pa rin ginagawa. Calvin!
sermon ni Madam Rebecca sa anak niya. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, Ma'am. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Alam ko naman ang itsura niya pero hindi ang pangalan niya. Sagot ni Calvin sa ina niya. Tandaan mo itong sasabihin ko sa iyo, Calvin. Pag gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Huwag mong hayaan na maging huli na ang lahat, anak. Lahat ng bagay may dahilan. At ang nasa taas lang nakakaalam ng lahat kung bakit yun nangyari sa inyo. Mahinahong sabi ni Madam Rebecca kay Calvin. Anak, bakit? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin. Malumanay na tanong ni Aling Sara sa anak niya. Masakit po ang ulo ko, Nay. At nahihilo po ako. Huwag niyo po muna akong istorbuhin. Gusto kong matulog. Mahinang sabi ni Danny, sabay hikab nito. Tuluyan na nga itong pumikit habang si Aling Sara ay lihim na kinakabahan sa sinabi ng anak. Gusto niya itong tanungin pa pero hindi niya magawa. Baka kasi bumalik na naman ito sa dati. Ilang araw nang masama ang pakiramdam ni Danny pero binabaliwala lang niya. Ang ina naman niya ay nababahala na. Kinakabahan nito na baka buntis ang anak niya. Habang nakaupo si Danny sa upuang kawayan nila, ay bigla na lang dumilim ang paningin niya at para siyang dinuduyan sa hangin hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Napasigaw ng tulong si Aling Sara sa mga kapitbahay nila na kaagad naman na sinaklolohan ng mga ito. Tinulungan nila para madala sa ospital si Danny. Mabuti na lang at may habal-habal sa kapitbahay nila. Iyon ang sinakyan nila papuntang ospital. Mabilis naman na inasikaso si Danny ng mga doktor nang makarating sila sa ospital. Tahimik na pinagmamasdan ni Aling Sarang anak na mahimbing na natutulog. Sobrang sakit para sa kanya na makitang nagdurusang anak niya at hindi niya alam kung anong gagawin niya para mapagaan niya ang nararamdaman nito. Kaagad na iminulat ni Danny ang mata niya nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Inilibot niya ang paningin sa loob ng silid kung saan naroroon siya. Nasa ospital ka, anak. Dinala ka namin dito kanina nang mawalan ka ng malay. Sabi ni Aling Sara kay Danny nang makita nitong gising na ang anak at inililibot ang paningin sa loob ng silid niya. Uwi na po ako, Nay. Okay na po ako. Wala naman akong sakit, diba? Kaya sige na, umuwi na tayo. Akma itong babangon nang pigilan siya ni Aling Sara. Kalma ka lang, anak. Huwag ka mag-alala, uuwi tayo mamaya. Pag nalaman na natin ang findings ng doktor sa'yo. Mahinahong sabi ni Aling Sara kay Danny. Kaya walang nagawa si Danny kundi ang sundin ng ina niya. Nag-uusap lang sila nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang doktor na sumusuri kay Danny. Dok, kamusta po? Ano po bang sakit ng anak ko? Tanong kaagad ni Aling Sara sa doktor. Ayon sa ginawa naming pagsusuri ay wala namang sakit ang anak mo, misis. Ang pagkahilo niya at pananakit ng ulo niya ay dala lang po yan ang batang nasa sinapupunan niya. Nakangiting sabi ng doktor. Ang ibig niyo pong sabihin na buntis ang anak ko? Tila nahihintatakutan na tanong ni Aling Sara sa doktor. Oo, misis. At congratulations, iha. You're 1 month pregnant. Nakangiti pa rin sabi ng doktor. Biglang gumuho ang mundo ni Danny dahil sa narinig niya mula sa doktor. Kahit si Aling Sara, hindi kaagad nakaimik sa sinabi ng lalaking doktor. Pag-uwi nila sa bahay ay saka pa lamang pumatak ang kanina pang pinipigilan ni Danny na mga luha. Nay, ayokong magbuntis sa batang to. Hindi ko po siya matatanggap, Nay. Papatayin ko siya habang nasa sinapupunan ko pa lang siya. Hindi siya pwedeng mabuhay. Hindi. Hindi. Umiiyak na sabi ni Danny. Mabilis namang dinaluhan ni Aling Sara ng yakap ang anak niya. Huwag mong gagawin yan, anak. Walang kinalaman ang anak mo sa nangyari sa'yo. Nabuo man siya dahil sa karahasan, anak mo pa rin siya. Dugo at laman mo siya, anak. At malaking kasalanan ang kitilin ang sariling buhay ng anak mo. Makinig kang mabuti sa akin, Danny. Hindi mo gagalawin ang batang yan.
Magtutulungan tayo. Malalagpasan mo to lahat, anak. Pangako, nandito lang si nanay sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Tumulo na rin ang luha ni Aling Sara habang yakap ang anak. Nagdaan pa ang maraming mga araw hanggang naging buwan. 3 buwan na ang ipinagbubuntis ni Danny. Sa tuwing may check-up siya ay palagi siyang sinasamahan ng ina niya para makasiguro itong walang gagawin si Danny sa anak niya na nasa sinapupunan niya. Sa Hacienda Alcantara ay napabuntong hininga na lang si Calvin nang wala pa rin naibalita sa kanya ang private investigator na inutusan nila ng ina niya na hanapin ang dalagang nakasama niya sa bus. 3 buwan na ang nakakalipas. Patuloy pa rin niya itong pinapahanap at umaasa siyang makikita pa rin niya ito ulit. Anak, wala ka bang balak na bumalik muna ng Maynila? Napapabayaan mo ng kumpanya natin eh. Bumalik ka muna ron. Ako na munang bahala sa paghahanap mo sa babaeng sinasabi mo. Huwag ka mag-alala. Tatawag ako kaagad pag may balita na ako sa kanya. Pakiusap ni Madam Rebecca sa anak niya. Dahil sa hiling ng inay kaagad na bumalik si Calvin sa Maynila para asikasuhin ng kumpanya nila, ipinagkatiwala niya lang kasi ito sa tito niya. Sa huling pagkakataon ay pinagmasdan ni Calvin ang malapad na kalupaan nila. Sa loob ng 3 buwan na nanatili siya sa Hacienda ay napamahal na siya sa buhay probinsya at hindi niya ito makakalimutan. Sa mga nagdaang mga araw ay tahimik si Danny na ikinakabahala ng ina niya. Habang busy si Aling Sara sa kusina, ay bigla na lang siyang nakarinig ng sigaw mula sa labas. Kaya mabilis niyang iniwan ang niluluto niya at pinuntahan ng anak na sumisigaw. Jeje, ano nangyayari? Ba't ka sumisigaw? Tanong niya sa anak niyang bunso. Nay, si Ate Dani po. Takot na sabi nito. Ha? Bakit? Anong nangyayari sa Ate Dani mo? Asan siya? Nasa kwarto siya, Nay. Pinagsususuntok niyang tiyan niya at may dugo na Hindi na natapos pa ni Jeje ang sasabihin niya nang tumakbo na si Aling Sara papunta sa kwarto ni Danny. Danny! Oh my God! Danny! Sigaw ni Aling Sara. Anong ginagawa mo? Anak! Sigaw niya sa anak. Hindi siya dapat mamuhay. Nay, dapat lang namamatay na siya. Wala akong pakialam sa batang to. Umiiyak na sabi ni Danny sa ina niya. Otomatikong dumapo ang kamay ni Aling Sara sa pisngi ni Danny. Para magising ka na. Kahit ano pang gawin mo, diyan sa anak mo. Anak mo pa rin siya, Danny. Hindi ka ba naawa sa sanggol na dinadala mo? Anak mo siya. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na dugo at laman mo siya? Galit na sigaw ni Aling Sara kay Danny. Napahagulgol na lang si Danny dahil sa sinabi ng ina niya. Dinala ni Aling Sara ang anak sa ospital. Sa tulong ng mga kapitbahay nila'y mabilis silang nakarating sa ospital. Dok, kamusta na po ang anak ko? Kamusta na po ang batang nasa sinapupunan niya? Bungad ka agad ni Aling Sara sa doktor nang lumabas ito sa emergency room. Huwag kang mag-alala, misis. Okay na ang anak mo at tungkol naman sa ipinagbubuntis niya, ay safe na ang sanggol. Malakas ang kapit nito, kaya hindi siya basta-basta nalalaglag. Paliwanag ng doktor kay Aling Sara. Okay, Dok. Maraming salamat ho. Nakahinga ng maluwag si Aling Sara sa sinabi ng doktor sa kanya. Nang magising si Danny ay siya ring pasok ng doktor na nag-aasikaso sa kanya. Hi, kamusta ng pakiramdam mo? Tanong kaagad ng doktor ni Danny. Magiging okay lang ako do kung sasabihin mo sa akin na patay na ang bata sa tiyan ko. Seryosong sagot ni Danny sa doktor. Hindi kaagad nakagalaw ang doktor na nag-aasikaso kay Danny dahil sa sinabi niya. Miss, ano bang pinagsasasabi mo? Sinadya mong kunin ang anak mo? Hindi mo ba alam na isang biyayang magkaroon ng isang anak? At malaking kasalanan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos ang gagawin mo. Alam mo bang marami ang gustong mag-anak ngayon pero hindi binayayaan ng anak? Tapos ikaw,
Basta mo nilang ipalalaglag ang anak mo. Katulad ko. Nangangarap din ako na magkaanak. 10 years na kaming kasal ng asawa ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakaanak. At ang masakit nito, nung nakaraan lang ay nalaman kong hindi na pala kami makakabuo ng sanggol. Dahil parehas kaming may diferensya ng asawa ko. Parehas kaming doktor pero wala kaming magawa para magkaanak. Kaya maswerte ka na nagkaroon ka ng anak. Nakakapanghinayang lang. Kung sino pa yung gustong-gustong magkaanak ay siya pang hindi mabigyan. Pero yung mga hindi gusto ay sila pa yung nagkakaroon. Mahabang sabi ng doktor kay Danny, kung ayaw mo talaga sa anak mo, alagaan mo lang siya hanggang sa lumabas siya sa sinapupunan mo. May deal ako sa'yo. Ako ang mag-aalaga sa'yo sa natitirang ilang buwan. Bibigyan kita ng mga vitamins. Pati pagpapaanak mo ay libre. Ako na ang gagastos. Basta papayag kang ibigay na sa'kin ang anak mo. At pag lumabas na siya ay gagawa tayo ng kasunduan na hindi ka na mangingialam pa sa kanya. Mahabang sabi ng doktor. Si Aling Sara ay nakikinig sa doktor ay hindi alam kung anong gagawin at sasabihin. Nakatingin lang siya sa anak niya na tila nag-iisip. Ilang minuto pa ang nagdaan bago nagsalita si Danny. Sige, papayag ako. Hindi ko naman kailangan ng batang to. Seryosong sagot ni Danny sa doktor. So, okay na tayo. Ngiting sabi ng doktor. Tumangulang si Danny sa doktor. Okay, bago ko pala makalimutan. Ako pala si Doc Ann. At simula ngayon ay ako na ang magiging OB mo. May mga vitamins akong ibibigay sa'yo. At huwag mo tong papalihan sa pag-inom para lumusog pa ang baby mo. Mariing tugon ng doktor kay Danny. Pwede na ba kaming umuwi? Tanong ni Danny sa doktor. Sa ngayon hindi pa. Bukas ka pa pwedeng umuwi at ipapahatid ko na kayo sa inyo para masiguro kong kaligtasan mo at ng bata na nasa sinapupunan mo. Napabuntong hininga si Danny bago tumango sa doktor niya. Kinabukasan ay agad na inasikaso ni Doc Ann ang bill ni Danny para sa paglabas nito. Excited na siya na manganak na si Danny para mapunta na sa kanya ang anak nito. Talagang gusto na niyang maging isang ina. Habang ang asawa naman ni Ann ay siyang nag-aasikaso sa mga papers na kakailanganin nila para sa pag-aampon sa bata. Nakauwi si na Danny sa bahay na hindi siya kinakausap ng ina niya. Kaya pagpasok nila sa loob ng bahay ay kaagad niyang kinausap ang kanyang ina. Nay, kanina ka pa walang kibo ah. Alam ko pong galit ka sa ginawa ko. Sana maintindihan mo ko. Mahinang sabi ni Danny sa ina. Alam kong wala akong karapatan na manghimasok sa personal mong buhay. Pero hindi ko lang lubos maisip na kaya ng konsensya mo na ipamigay ang sarili mong anak. Hindi ko alam kung ikaw pa ba ang Danny na pinalaki ko. Yung may mabuting puso. Ibang-iba ka na kasi sa Danny na anak ko. Sana lang hindi mo pagsisihan ang gagawin mo. Iniwan na si Danny ng ina niya sa maliit nilang sala. Tumulo ulit ang luha niya at bumalik na naman sa isip niya ang nangyari sa kanya. Sa Maynila ay hindi mapakali si Calvin. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Ang unang pumasok agad sa isip niya ay ang babaeng pinapahanap niya. Ilang buwan na ang nakakalipas. Pero wala pa rin siyang balita na nakukuha mula sa mga tauhan niya. Nagdaan pa ang mga araw hanggang sa naging mga buwan. 7 buwan na ang tiyan ni Danny. Kasalukuyan siyang nasa OB niya para sa kabuuan niyang check-up. Dumating na ang kabuuan ni Danny. Halos araw-araw ay dinadalaw siya ni Ann at Bert para kamustahin. Dinadalhan siya palagi ng mga ito ng masusustansyang pagkain para maging healthy ang anak niya. Palagi rin siyang minomonitor ni Ann. Kahit masama ang loob ni Aling Sara sa anak niya, ay hindi naman niya ito matiis na hindi kausapin at alagaan parati na sa pagiging nanay ang damayan ng anak niya. Ang hindi niya lang kaya ay ang desisyon nito na ipamigay ang anak niya. Kung may magagawa lang sana siya ay hindi siya papayag na mawala sa kanila ang apo niya. Halos sigawan naman ni Calvin ang mga tauhan niya. Ilang buwan na kasi niyang pinapahanap ang babae, pero wala pa rin balita ang mga ito. Kahit ang mami niya ay wala pa rin balita. Pinagsisisihan niya tuloy kung bakit di niya inalam ang pangalan ng babae,
bago niya ito pinababa sa bus. Sa bahay nila Danny ay nag-uusap sila ng kapatid niya nang biglang humilab ang tiyan niya. Ate, bakit? Tanong kaagad ng kapatid ni Danny nang makita siyang napangiwi dahil sa sakit. Je, tawagin mo si nanay. Manganganak siguro ako. Aray ko! Tarantang tumayo ang kapatid ni Danny at pinuntahan ng ina na kasalukuyang nagluluto ng pagkain nila. Mabilis na dinala nila si Danny sa ospital. Kaagad naman itong inasikaso ng mga doktor. Wala sanang balak mag-duty si Anne dahil masama ang pakiramdam niya. Pero nang tawagan siya ng sekretary niya na manganganak na si Danny, ay mabilis na bumangon siya mula sa kama para puntahan si Danny sa ospital. Isang oras lang ang itinagal ni Danny sa delivery room. Normal niyang iniluwal ang anak niya. Isang lalaki ang sanggol ni Danny. Pansamantala munang dinala sa nursery ang anak niya habang nililinisan pa siya ng mga doktor. Pagdating ni Anne sa ospital ay hinanap niya kaagad ang kwarto kung saan naroroon si Danny. Kumatok muna si Anne sa pinto bago niya yun binuksan. Si Danny na nakahiga sa hospital bed kaagad ang nakita niya. Tulog pa ito kaya hindi pa niya ito nakakausap. Binalingan niya si Aling Sara sa sofa. Nataimtim lang na nakatingin sa anak nito. Walang kahit na anong salita ang lumalabas sa bibig nito. Seryoso lang ito at di mo alam kung anong tumatakbo sa isip nito. Kakausapin na sana ni Anne si Aling Sara nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang isang nurse na may kalong na sanggol. Nay, eto na pong apo niyo. Tulog pa pala si mami niya. Tumayo si Aling Sara at pumunta sa kinaroroonan ng nurse. Tingnan mo na yo, ang gwapo at ang cute ng apo niyo. May lahi siguro ang daddy ni baby kasi sobrang gwapo niya. Maliit pa lang siya, hindi mapagkakailan na gwapo to. Mahabang sabi ng nurse. Pwede ko po ba siyang kargahin? Mahinang tanong ni Aling Sara sa nurse. Oo naman po. Eto po oh, dahan-dahan lang ah. Dahan-dahan na kinarga ni Aling Sara ang apo niya. Namamasana ang mata niya na nakatingin sa sanggol na hawak niya. Si Anna nakatingin din sa bata ay nasasabik din na makalong niya ang sanggol. Excited na siya na araw-araw na niyang makakasama ang bata. Paglabas ng nurse ay saka palang lumapit si Anne para makita ang sanggol na hawak ng ginang. Mrs., pwede ko rin po ba siyang makarga kahit saglit lang? Pakiusap ni Anne sa ginang. Walang nagawa ang ginang kundi ang ibigay dito ang bata. Masayang kinarga ni Anne ang sanggol. Hello baby! Ang gwapo mo! Ako palang magiging mami mo ha? Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyong lahat ng gusto mo paglaki mo. Hmm? Nakangiting kinausap ni Anne ang bata. Ilang oras lang itinagal ni Anne sa ospital dahil naka-birth ang mga papers na kakailanganin nila para sa pag-ampon sa bata. Kaya nagpaalam muna si Anne kay Aling Sara na uuwi muna siya sa kanila. Kukuha rin kasi siya ng cash na ibibigay niya kay Danny para makapagsimula itong muli sa panibagong buhay nila. Pinahiga ni Aling Sara ang anak ni Danny sa gilid niya at pinagmasdan niyang mabuti ang dalawa. Sana magising ka sa katotohanan na hindi laruan ng anak mo para basta mo nalang ipamigay. Danny, sobrang sakit ang nararamdaman ko habang nakatingin sa anak mo na walang kamuang-muang sa mga pangyayari sa paligid niya. Mahinang sabi ni Aling Sara sa anak niya. Alam kong gising ka na anak. Tingnan mo ang anak mo. Ang gwapo niya. Manang-mana sa iyo ang mukha niya. Hindi ka ba nasasaktan na makita siyang nasa kamay na ng iba? Inosente ang anak mo, Danny. Wala siyang alam sa mga nangyayari sa iyo. Umiiyak na sabi ni Aling Sara sa anak niya. Tuluyan ang napahagulgol si Danny nang makita ang itsura ng anak niya. Patawad anak ko. Patawarin mo si nanay. Hindi ko alam na sobrang sakit pala na malayo ka sa akin. Akala ko okay lang ako na handa na akong ibigay ka. Hindi ko pala kaya mawala ka sa akin anak. Pipilitin kong kalimutan ang lahat. Basta wag ka lang mawala sa paningin ko. Angelo ko. Nahihirapang sambit ni Danny habang haplos ang pisngi ng anak niya. Humagulgol na rin si Aling Sara matapos marinig ang sinabi ng anak niya. Hindi niya akalain na magbabago pa ang isip ng anak niya.
Niyakap niya ang anak niya at pinahid ang luha nitong nagsilandasan sa pisngi nito. Pagbalik ni Anne sa ospital ay dala na niya ang mga papers at ang cash na worth of 200,000. Masaya siyang pumasok sa kwarto ni Danny para papirmahin ang pinagawa nilang agreement. Pero ganoon na lamang ang pagguho ng mundo niya nang sabihin ni Danny sa kanya na hindi na nito itutuloy ang pagbigay sa anak niya. I'm so sorry, pero hindi ko po pala kaya na mawala sa tabi ko ang anak ko. Sorry kung gumastos ka pa para sa akin at sa bata. Mahinang sambit ni Danny kay Dr. Anne. Napaiyak na lang si Anne sa naging desisyon ni Danny. Pero masaya pa rin siya dahil tanggap na nito ang sanggol niya. Huwag ka nang umiyak dahil naiiyak na rin ako. Karapatan mong ipaglaban ang anak mo. Basta, alagaan at mamahalin mo siya, ha? Dahil masarap ang maging isang ina. Danny, hindi man akong maging ina niya. Pwede bang maging pangalawa kong nanay niya? Ngumiti si Danny kay Doc Anne at tumango. Oo naman po, Doc. Welcome po kayo sa amin. Nakangiting ani ni Danny sa doktor. Ilang araw lang itinagal ni Danny sa ospital ay nakalabas na ito. Si Anna ang gumastos sa lahat ng bill niya. Pati ang gamit ni Baby Angelo, sagot lahat ni Anne. Sa ilang sandali na kasama ni Anne ang mag-ina, ay tuluyan na siyang napamahal sa mga ito. Hindi man niya kadugo ang mga ito ay magaan naman ang loob niya para tulungan sina Danny. Lumipas ang maraming mga buwan, naging taon. 5 taon na si Angelo at kasalukuyan silang nasa Maynila kasama sina Anne at Birth para doon i-celebrate ang birthday party ni Angelo. Bilisan mo na anak, baka hinihintay na tayo ng pinsan mo. Sigaw ni Madam Rebecca kay Calvin. Inimbitahan kasi sina Madam Rebecca ng pamangkin niya kaya pupunta sila. Minsan lang kasi itong uuwi ng Maynila kaya pagbibigyan na niya ito sa gusto nito. Wait lang, Mom! Sigaw din ni Calvin sa ina niya mula sa taas. Nakaharap sa salamin habang panay ang suklay ni Calvin sa buhok niya. Hindi niya alam kung bakit sobrang excited siya. Eh pinsan lang naman niya ang pupuntahan nila. Aba, nag-effort ka pang magpagwapo eh para namang saan tayo pupunta? Punan ni Madam Rebecca sa anak niya. Mom, matagal na akong gwapo. Mula pagkabata ko pa lang kaya huwag ka na magtaka pa kung bakit gwapo ako. Natatawang sagot ni Calvin sa ina niya habang palabas sila ng bahay. Bakit hindi ako na-inform na nagyayabang na palang anak ko sa kagwapuhan niya? Hmm? Natatawang sabi ni Madam Rebecca. Tumawa lang si Calvin sa ina niya. Sobrang close kasi ng mag-ina. Mula nang mamatay ang ama ni Calvin ay silang dalawa nilang palagi ang magkasama. Kaya alam ni Madam Rebecca kung kailan masaya at hindi masaya ang anak niya. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Mag-wish ka na muna anak bago mo hipan ng candles! Nakangiting sabi ni Danny sa anak niya. Ang wish ko, Lord, ay sana makita ko ng tatay ko. Gusto ko na kasi siyang makasama! Sambit ni Angelo bago niya hinipan ang kandila sa cake niya. Hindi nakagalaw si Danny sa kinatatayuan niya. Hindi niya kasi akalain na yun ang magiging wish nito. Sa loob ng 5 taon ay ngayon lang niya narinig na gusto na palang makita ng anak niya, ang ama nito. Nay, Mommy, pwede na ba akong kumain? Gutom na ako eh. Reklamo ni Angelo sa dalawang ina niya. Nagtawa na ng mga nakarinig, maging si Aling Sara ay natawa na rin sa tinura ni Angelo. Angelo anak, come to daddy. Tawag ni Birth kay Angelo. Alika! Habang wala pang tatay mo, ako munang hahalili sa kanya ha, bilang daddy mo, ha? Huwag ka nang malungkot, makikita mo rin ang tatay mo. Sa ngayon, magsaya ka muna dahil big boy ka na at birthday mo ngayon, hmm? Malambing na sabi ni Birth kay Angelo. Okay po daddy, malambing na sagot ni Angelo kay Birth. Kinarga ni Birth ang bata at dinala sa mesa kung saan ang maraming pagkain ang nakahanda. Halos kalahating oras ang itinagal sa biyahe ni na Calvin. Medyo matrapik kasi kaya natagalan sila papunta sa bahay ng pinsan niya. Han, wala pa ba sila auntie? Sabi niya, papunta na sila. Anong oras na ba? Tanong ni Anne sa asawa niya. Baka na traffic lang Han. Alam mo naman dito sa Maynila. Hindi katulad sa probinsya na maaliwalas. Huwag ka mag-alala. Darating yun.
Bata pa naman ang oras. Sagot ni Berth sa asawa niya. Oh, ayun na pala sila oh. Turo ni Berth sa likuran ni Anne. Auntie! Masayang sinalubong ni Anne si Madam Rebecca at kaagad niya itong niyakap ng mahigpit. Mabuti naman po't pumunta kayo. Sobrang na-miss kita. Nakangiting sabi ni Anne sa Auntie Rebecca niya. Aba, ang batang to talaga. Siyempre na-miss ka rin namin ang pinsan mo, kaya kami pumunta rito. Nakangiti ring sagot ni Rebecca sa pamangkin niya. Insan, ang gwapo mo ngayon ah. May girlfriend ka na ba? Kailan ka ba mag-aasawa para makakita na kami ni Auntie ng anak mo? Natatawang tanong ni Anne sa pinsan niyang si Calvin. Pag nahanap ko na siya, saka na ako mag-aasawa. Makahulugang sabi ni Calvin sa pinsan niya. Mommy! Tawag ng isang bata kay Anne na siyang nagpalingon sa kanila. Baby, come! Tawag niya kay Angelo na kaagad namang sinunod ng bata. Kinarga ni Anne ang bata at iniharap kina Calvin. By the way, Auntie, ito pala si Angelo. Baby, ito ang Lola Rebecca mo at ito si Tito Calvin mo. Mag-hi ka sa kanila! Nakangiting sabi ni Anne kay Angelo. Hello Lola! Hi Tito Calvin! You're so pogi po! Puri ni Angelo kay Calvin. Natawa si Berth at si Madam Rebecca. Pati si Anne ay natatawa na rin. Kailan ka pa nagkaanak, Anne? Ba't di namin alam na may anak na pala kayo ni Kuya Berth? Tanong ni Calvin sa pinsan. Ano ka ba? Di namin anak ni Berth to. Inaanak namin siya kaya mamit daddy ang tawag niya sa amin. Siya palang may birthday ngayon. Nakangiting sabi ni Anne. Hi buddy, kamusta ka? Tanong ni Calvin sa bata. Okay naman po ako, tito. Nakangiting sagot ni Angelo. Bakit parang ang sarap sa pakiramdam na ngumiti ang batang to sa akin? Tanong ni Calvin sa sarili niya. Ang gwapo naman ng batang yan. Ang sarap kurutin. Nakangiting sabi ni Madam Rebecca. Oo nga, auntie eh. Kaya nga pag nasa probinsya kami, halos araw-araw kaming nasa bahay ng batang to. Dahil namimiss namin siya ni Bert pag hindi namin siya nakikita. At sa pamamagitan niya, nagkakaroon ako ng chance na maging isang ina. Masayang sabi ni Anne. Nasaan pala ang ina niya? Tanong ulit ni Madam Rebecca. Lumingon si Anne sa likuran niya at itinuro si Danny na busy sa pakipagtawanan sa mga bisita nila. Napukaw ang atensyon ni Calvin sa babaeng itinuro ni Anne sa hindi kalayuan sa kanila. Halos hindi makagalaw si Calvin sa kinatatayuan niya nang makita niyang babaeng ilang taon na ang nakalipas pero hindi mawala-wala sa isip niya ang magandang mukha ng babae. At sa loob ng ilang taon ay wala itong pinagbago. What's her name, cuz? Wala sa sariling tanong ni Calvin sa pinsan niya. Siya po ang nanay ko, si Nanay Danny po. Kilala niyo po ba siya? Si Angelo na ang sumagot kay Calvin. Hindi makapaniwalang tumingin si Calvin kay Angelo. Buddy, pwede bang magtanong sa'yo? Tila may kung anong bumara sa lalamunan ni Calvin nang magtanong siya sa bata. Oo naman po, ano po yun? Malambing na sagot ni Angelo kay Calvin. Ang tatay mo, kasama niyo ba siya? I mean, andito rin ba ang tatay mo? Umiling-iling lang si Angelo kay Calvin. Kaya kinakabahan na gustong maiyak ni Calvin. Gusto niyang makasiguro sa namumuong pagdududa niya. Kaya gusto niyang makausap ang babae. Can I talk to her, cuz? In private? Seryosong tanong ni Calvin kay Anne. Oo naman. Sige, sa likod na lang ng bahay, dadalhin ko siya doon. Nag-aalangan ang sagot ni Anne kay Calvin. Kahit nagtataka sa bigla ang pagka-interes ni Calvin kay Danny, ay pumayag pa rin siya sa pakiusap ng pinsan niya. Ibinigay ni Anne si Angelo kay Berth at saglit na iniwan ng asawa at ang auntie para puntahan si Danny. Nauna nang umalis si Calvin sa kapapinuntahan ni Anne si Danny. May gustong kumausap sa'yo. Bulong ni Anne kay Danny. Ha? Sino? Tanging tanong ni Danny. Basta, sumama ka na sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi masamang tao yun. Mabait yun. Natatawang sabi ni Anne. Kita niya kasi ang bigla ang pag-iba ng ekspresyon sa mukha ni Danny. 5 taon na ang nakalipas pero hindi pa rin nawawala ang phobia ni Danny sa mga lalaki. Kaya medyo dinapuan siya ng kaba sa sinabi ni Anne sa kanya. Kahit kinakabahan ay sumama pa rin siya rito.
dahil may tiwala naman siya kay Anne. Pagdating sa likod ng bahay, ay tahimik na paligid ang bumungad sa kanila. Tanging isang swimming pool at mga nagagandahang mga bulaklak ang makikita mo sa likod ng bahay ni Naan. Alam kong nandito na siya, huwag ka matakot, kakausapin ka lang naman niya eh. Kaya, kayo lang, hmm? Maiwan na muna kita ha, andun lang kami sa entrance kung may kailangan ka. Nakangiting sabi ni Anne, tumangulang si Danny bago siya iniwan ito. Nagpalingali nga si Danny sa paligid nang biglang lumabas si Calvin. Nang makita ni Danny si Calvin na nasa harapan na niya, ay napatakip siya ng bibig habang nanlaki ang mga mata na nakatingin kay Calvin. Otomatikong tumulo ang luha ni Danny habang nakatingin sa lalaking nasa harap niya. Bumalik kaagad sa alaala niya ang nangyari sa kanila, 5 taon na ang nakakaraan. Unti-unting humakbang si Calvin papunta kay Danny, habang si Danny ay panay naman ang atras niya. Gusto niyang tumakbo pero hindi niya magawa. Nanginginig ang tuhod niya dahil sa takot. Natatandaan mo pa ba ako, Miss? Kasi ako, hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang mukha mo. Kahit ilang taon nang nakakaraan, 5 taon kitang hinahanap pero hindi kita natagpuan. Ngayon, nandito ka na sa harapan ko. Hindi ko nahahayaan pa na mawala ka pa sa tabi ko. Huwag ka nang lumapit sa akin. Please. Pumiyok na ang boses ni Danny. Pilit ko nang kinakalimutan ang nangyari sa akin. Ayoko nang maalala pang lahat. Umiiyak na sabi ni Danny. Huwag kang matakot sa akin, please. Alam ko namang may kasalanan din ako sa'yo. Pero ginawa ko lang yun para protektahan ka. Para hindi ka nila patayin. Hindi kaya ng konsensya ko na makita kang pagtutulungan ng mga hayop na yun sa harapan ko bago patayin. Please. Nakikiusap ako sa'yo, Danny. Nakukonsensya din ako sa ginawa ko sa'yo. Pero sa tingin mo ba, ginusto ko yun? Hindi. Alam natin pareho na biktima rin ako. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa'yo. Danny. Umiiyak na sabi ni Alvin. Napaupo na lang sa damuhan si Danny dahil hindi niya kaya ang panginginig ng tuhod niya. Patuloy pa rin siyang umiiyak habang si Calvin naman ay nakatayo lang sa harapan niya. Sa di kalayuan sa kinaroroonan nila Calvin ay naroroon si Madam Rebecca at si Anne. Lihim silang nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Nagpahid ng luha si Madam Rebecca sa mata niya. Naiiyak din siya habang nakikinig sa dalawa na nag-uusap. Diyos ko, Anne. Kung ganun, si Danny ang matagal nang pinapahanap ni Calvin. Ibig sabihin, apo ko si Angelo. Umiiyak na sabi ni Madam Rebecca. Oo, Auntie. At pamangkin ko ang batang muntik na sanang patayin ni Danny sa sinapupunan niya. Mahinang sabi ni Anne, kaya mas lalong napatakip sa bibig niya si Madam Rebecca, habang di makapaniwalang nakatingin ito kay Anne. Anong ibig mong sabihin na mula ng pagkabuntis si Danny ay kilala mo na siya? Tumangulang si Anne sa Auntie Rebecca niya. Diyos kang mahabagin! Mahinang sambit ni Madam Rebecca. Kausapin mo ako, Danny. Please, mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung may nabuo ba tayo nung araw na yon, yung totoo, gusto kong malaman dahil kung totoong meron, gusto kong magpakasal tayo. Pananagutan kita. Kayo ng anak natin. Pakiusap ni Calvin kay Danny. Mas lalong humagulgol si Danny dahil sa narinig niya. Hindi madali ang sinasabi mo. Aaminin kong may nabuo tayo pero alam mo bang halos ikamatay ko yun? At tinangka ko pang patayin ng bata sa sinapupunan ko. At hindi lang yun. Munti ko nang ibigay ang anak ko dahil lang sa pangyayarin yun. Kaya sabihin mo sa akin kung dapat ba kitang tanggapin sa buhay namin ang anak ko. Balik na tanong ni Danny kay Calvin. Alam kong hindi madali para sa'yo na tanggapin ang alok ko. Pero sana pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa'yo. Pumantay ng upo si Calvin kay Danny at pinahid nito ang luha ni Danny. Patawad kung nagdurusa ka dahil sa akin. Pero sana maintindihan mo ako
kung bakit ko yun ginawa sa'yo. Mahinang ani ni Calvin habang nakatingin kay Danny na panay ang pahid sa luha niya. Sa ngayon, hindi ko masasabing pinapatawad na kita. Dahil hanggang ngayon dala ko pa rin ang takot at sakit dahil sa nangyari. Alam ko namang niligtas mo lang din ako pero mas nangingibabaw ang sakit na nararamdaman ko. Kung darating man ang araw na kaya ko nang tanggapin ang lahat at wala na akong takot eh, saka ko pa siguro masasabing pinapatawad na kita. Mahabang sabi ni Danny. Naiintindihan ko at handa akong maghintay kung kailan mo ako mapapatawad. Basta, bigyan mo lang ako ng pagkakataon na makilala ang anak ko. Pwede mo bang ipakilala sa akin ang anak natin? Gusto ko rin maranasan na tawagin niyang tatay. Pakiusap ni Calvin kay Danny. Tumingin muna si Danny kay Calvin bago siya tumango rito. Tinulungan ni Calvin si Danny na makatayo mula sa damuhan bago siya nagpakilala dito. Bago ko pala makalimutan, ako pala si Calvin Alcantara. Alvin, Vin na lang ang itawag mo sa akin. Ako din pala si Danny Chavez. Nice to see you again, Miss Chavez. Hindi man naging maganda ang unang pagkikita natin. Pangakong babawi ako sa inyo. Sabay na naglakad si Danny at Calvin papunta sa entrance kung saan nandoon ang anak nila. Malayo pa lang ay tanaw na sila ni Angelo, ang nanay niya, at kasama si Calvin. Kaya matuloy na tumakbo si Angelo patungo sa kinaroroonan nila at kaagad na nagpakarga sa nanay niya. Anak, di ba nag-wish ka na sana makasama mo na ang tatay mo? Mahinahon na tanong ni Danny sa anak niya. Opo, sagot kaagad ni Angelo sa nanay niya. Pinaupo ni Danny si Angelo sa upuan at lumuhod siya sa harapan nito para makausap ang anak niya. Kung sakaling nandito na ang tatay mo sa birthday mo ay kakausapin mo ba siya? Tanong ulit ni Danny sa anak niya. Opo, miss ko na po si tatay. Mahal na mahal ko po siya kahit hindi ko pa siya nakikita. Mahinang sabi ni Angelo. Napaiyak na niyakap ni Danny ang anak niya. Okay, andito ang tatay mo ngayon at gusto ka niyang makausap. Mabilis na nag-angat ng tingin si Angelo sa ina niya. Talaga po? Andito ang tatay ko? Gulat na tanong ni Angelo. Andito siya anak. Nilingon ni Danny si Calvin at pinalapit sa kanila. Anak, siya si... Hindi na naituloy pa ang sasabihin sana ni Danny na magsalita ang anak niya. Tito Calvin! Masayang sambit ng bata kay Calvin. Nagkakilala na kayo? Agad na tanong ni Danny kay Calvin. Oo, pinakilala na siya sa akin ni Anne kanina. Pero hindi ko alam na anak ko pala siya. Sagot ni Calvin kay Danny. Anak, si Tito Calvin pala at ang tatay mo ay iisa. Mahinahon na sabi ni Danny sa anak niya. Kaagad na dumapo kay Calvin ang tingin ng anak niya. Tumango siya rito kaya napatalo ng bata mula sa upuan at niyakap ang binti ng ama niya. Kaagad na pumantay si Calvin sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Nakayakap din sa leeg ni Calvin ang maliit na kamay ng anak niya. Hindi maipaliwanag na sayang nararamdaman ni Calvin habang yakap niya ang anak. Napaiyak si Danny habang nakatingin sa mag-ama niyang nagkayakapan. Pumasok agad sa isip niya kung ano kayang nangyari kung tuluyan niyang naipalaglag ang anak niya. Masaya rin ba siya ang katulad ng nararamdaman niya ngayon? Pinakilala ni Calvin ang anak niya sa kanyang ina. Halos hindi makapaniwala si Madam Rebecca na may apo na siya. Sa tagal ng panahon na pinapahanap nila ang dalaga, ay hindi nila akalain na si Anne lang pala ang magiging daan para magkatagpong muli ang dalawa. Matapos ang birthday party ni Angelo sa Maynila, ilang araw lang ay bumalik na sila Danny sa probinsya nila at kasama na si Calvin at Madam Rebecca. Halos araw-araw ay dinadalaw ni Calvin ang mag-ina niya. Walang araw na hindi niya sinusuyo si Danny. Araw-araw siyang nagdadala ng chocolates at bulaklak para dito. Kahit ang anak nila'y tumutulong na rin kay Calvin para mapatawad siya ni Danny. Anak, hindi ka ba naaawa kay Calvin? Ilang buwan na ba siyang nanunuyo sa'yo para mapatawad mo siya? Tandaan mo,
Pareho kayong biktima ng mga panahon na yon, Danny. At kung hindi ginawa ni Calvin yon, sa tingin mo ba, nakikita ka pa namin ng mga kapatid mo ngayon? Subukan mong magpatawad para gumaan ang pakiramdam mo. Pakawalan mo na ang masalimuot mong nakaraan at harapin mo ang bukas. Masarap ang mabuhay nang walang kinikim-kim na galit, anak, at sama ng loob sa puso. Lagi mong tatandaan ang pagpapatawad ang pinakamasayang salita na maririnig para sa kapwa mo na nagkakasala sa iyo. Pangangaral ni Aling Sarah sa anak niya. Dahil sa sinabi ng ina ni Danny ay nagpasya siyang tuluyan ng patawarin si Calvin dahil tama naman ang nanay niya. Siguro, kung hindi yun ginawa ni Calvin, ay wala na siya ngayon sa mundong to at hindi na sana niya makikita ang masayang ngiti ng anak niya. Really? Pinapatawad mo na ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Calvin kay Danny. Oo, napag-isip-isip ko kasi na hindi mo naman talaga kasalanan ng lahat. Tulad ko, biktima ka rin kaya pinapatawad na kita. Masayang niyakap ni Calvin si Danny, pero agad din siyang napabitaw ng mahina siyang itulak ni Danny. I'm so sorry. Nadala lang ako sa sayang nararamdaman ko. Nakangiting sabi ni Calvin. Ngumiti lang din si Danny dito at sabay na silang pumasok sa bahay kung saan nandoon si Angelo kasama ang dalawang lola nito. Masayang naging araw na yon para kay Calvin at Danny. Panayang kulitan nila hanggang sa nagpa siya ng umuwi si na Madam Rebecca. Habang nakaupo sa upo ang kawayan si Danny ay umupo sa tabi niya ang kapatid niyang si Jeje. Ate, kung manliligaw ba si Kuya Calvin sa'yo ay sasagutin mo ba siya? Tanong ni Jeje kay Danny. Hindi ko alam pero kung manliligaw siya siguro ay darating ang panahon na magugustuhan ko rin siya. Basta sa ngayon hindi ko muna iisipin yan. Bakit mo ba kasi tinatanong yan? Eh kasi atin sabi ni Kuya, matagal ka daw niyang hinanap. Eh di ibig sabihin may plano siyang manligaw sa'yo. Nakangiting sabi ni Jeje. Sira ka talaga kung ano-ano na lang pumapasok sa utak mo. Alika na nga, may pasok ka pa bukas. Nagtawanan ang magkapatid na pumasok sa bahay nila. Kinabukasan ay maagang dumating si Calvin sa bahay nila, Danny. Halos ayaw na nga nitong umuwi sa bahay nila. Tatay! Sigaw kaagad ni Angelo nang makita ang ama niya at tumakbo ito papunta sa kanya. Hey, careful! Baka madapa ka! Natatawang saway ni Calvin sa anak niya. Kaagad itong nagpakarga sa kanya at pinupog siya ng halik sa pisngi. Nagtawanan naman sina Aling Sarah at Danny dahil sa ginawa ni Angelo. Ilang araw lang ang nagdaan ng mapatawad ni Danny si Calvin ay niligawan siya kaagad nito. Dahil hindi pa siya handa ay hindi muna niya ito sinasagot. Pero dahil matyaga si Calvin ay nakamit din niya ang matamis na oo ni Danny sa kanya. Hindi lang niya niligawan ang babae dahil sa anak nila, kundi dahil gusto talaga niya ito mula nang makasabay niya ito sa bus. Unang kita pa lang niya rito ay may paghanga na siya sa dalaga, kaya siguro hindi niya hinayaan na mahawakan si Danny ng iba. Sa ngayon ay masaya na sila bilang mag-boyfriend at girlfriend at nagkasundo na magpakasal kapag handa na si Danny. Dumaan man sa matinding pagsubok si Danny at Calvin, hindi naman yun naging hadlang para hindi sila maging masaya. Ang pagsubok na naranasan nila ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang naging buhay nila ngayon. Kung may natutunan man si Danny sa nangyari sa kanya, yun ay huwag kang mawala ng pag-asa at huwag mong kitlin ang isang buhay na wala namang kinalaman sa kung ano man ang nangyari sa iyo. Lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok. Pero ayon nga sa kasabihan, habang may buhay ay may pag-asa. Kaya manalig ka lang at magtiwala sa nasa itaas.